Hello mga bossing, welcome back sa my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga lagi na mumblema tungkol sa usapin ng pera? Yung ba tipo napapaisip ka, ano ba yan? Ang tagal-tagal kong kumayod, isang kaimbot lamang, ubos ka agad ang pera ko. Or kaya po mga bossing ko, yung tipo ba na kumayod kalabaw ka na, pero parang sa hula-tula ang pagkayod po ninyo. Minsan po ba yung napapaisip kayo, asya mga bossing? Maaring meron lang kayong dapat gawin mga bossing. Kasi kung masipag ka, ikaw ay hindi nakakalimot magdasal, wala namang imposible mga bossing, makakamtan nyo po ang mga pangarap ninyo. Kaya lang nga, minsan napapatanong ka sa isipan ninyo kung anong problema po sa inyo. Para wala na kayong problemahin mga bossing, lahat ay magawa nyo na mga bossing ko, walang alilangan, magiging matagumpay kayo sa buhay. Subukan nyo po ito, proven po ito na maswerte. Kaya kung pinaniwala at dahil siya po itong gawin, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay isa sa mga mananaya at nais po na lagi po kayo suswertin mga bossing. Ako po ay may tuturo sa inyo na napakasimple at napaka-epektibong pamamaraan. Ano po ba yan mga bossing? Kailangan naman po natin mga bossing ko ng oregano. O napaisip po kayo. Paano naman to suswertin? Oregano lang ito mga bossing. Ito po ay alam ko ay gamot lamang po ito sa ubo. Ito po mga bossing ko ay isa sa mga subok na napakaswerte once na ginamitan nyo na ito ng oregano. Kaya kung wala pa po kayong oregano mga bossing ko sa inyo pong bakuran, bili na po kayo mga bossing ko ng oregano sa mga halaman na dyan sa malapit sa inyo mga bossing. Proven po ito na maswerte. O siya mga bossing, ito po inyong gagawin. Kumuha po kayo ng isang baso na clear, kita loob, kita labas. Ngayon po mga bossing, lagyan nyo ito ng tubig. Punuin nyo po yan mga bossing at ilublub nyo po ito mga bossing ko ang oregano mga bossing. Mapapansin nyo po yan, lagyan nyo pa ng kapranggot na asin. Mapapansin nyo po kung lagi kayo ay minamalas, na ang dami-dami nyo ng mga nirakit na negosyo. Ganun din po ang tagal-tagal nyo nang tumataya at hanggang ngayon hindi ka pa rin nakakapanalo. Ito naman, iaadya ka kung saan lagi kayo suswertiin. Ang mga sikreto niyan mga bossing, kapag ikay tumataya, sikreto lamang. Huwag nyo itong ipagsasabi. Halimbawa ganito, uy mare, halika, tara, tayo ay tumaya tayo. Mga ganyan, mga damobs niyan eh. Ay, ikaw na lang mare. Ay, ako yung may tatayaan eh. Magandang numero, paborito ko eh, ganito, ganito. Sinabi nyo pa mga bossing, hindi ka makakatama kapag ganyan. Kaya kung kayo po mga bossing ko ay mananaya, sikreto nyo na lamang. Kung ikay nakakatama, isikreto nyo na rin. Manlibre ka na lamang kasi swerte naman yung namamahagi mga bossing. Manlibre ka na lamang kasi once na ito po ay mga bossing. Halimbawa, nakatama ka ngayon. Tapos, pinagkalat mo na. Siyempre, tuwan-tuwa ka. At ikaw po eh, medyo may pera po tayo ngayon mga bossing. Yan po mga bossing, matatagalan ka na muli bago ikaw ay makatama. Sikreto nyo na lang. Kapag tinanong nila, saan galing pera mo? Anong nangyari? Siguro nakatama ka. Hindi, basta kayo kumain na lang. Ganyan po ang inyo po sasabihin. Huwag nyo nang ipagsasabi. Kasi nauudlot mga bossing. Ngayon po mga bossing, kapag po ito'y ginawa po ninyo, kailangan i-maintain nyo ang tubig sa baso na malinis. Kailangan laging malinis mga bossing. Tapos lagyan ng kapranggot na asin. Lagyan nyo ng oregano. Kapag natutuyo ng oregano, parang latutay na mga bossing at hindi nakagandahan, itapon nyo na po ito. Palitan nyo ng panibagong oregano. Kaya maina, meron kayong oregano mga bossing ko sa loob ng inyo pong bakuran para kuha na lang kayo ng kuha. Pero kung wala kang oregano, isa rin po sa pinaka-powerful mga bossing ko, ang basil. Ang basil leaves mga bossing. Kaya kayo po yung bumili ng basil plant mga bossing ko. Diyan sa may halaman po sa inyo, swerte po ang dulot po nun. Pwede nyo rin pong gawin, isulat sa isang malinis sa papel ang mga numero na tinatayaan ninyo at ilublub nyo po ito sa papel. Pagtapos ilublub nyo itong oregano or kaya po ang basil. Mapapansin nyo po mga bossing ko, kayo po ay lagi suswertihin dyan. Pero mga bossing, may mga pagkakataon na wala kang swerte sa usapin ng pagtaya-taya, pero ikaw naman ay swerte sa pera. Ngayon po, iaadya kayo nito. Kung hindi ka swerte sa pagtaya, suswertein ka naman pagdating sa usapin ng negosyo.
or kung ikaw hindi na, na natatanggap sa trabaho, mga bossing, tapos na po, mga bossing ko, ang mga nakaganapan sa atin, mga bossing, pero ngayon po ay pwede na tayo lumabas, pero hanggang ngayon hindi ka pa rin po natatanggap, asya, gamitan nyo ng ganito mga pamamaraan. Mapapansin nyo po, mga bossing ko, na iaadya ka lagi nito kung saan lagi kayo suswerte. Kaya kung kayo pinaniniwala at naisyo po itong gawin, mga bossing, huwag ka naman kutumpik-tumpik pa. Subukan nyo po ito at ayudahan lagi ito ng panalangin, lagi kang hihingi ng gabay sa itaas, na kayo po ay gabayan at iadya kayo kung saan lagi kayo suswertihin. At pagkatapos ay subukan nyo ang ganito mga pamamaraan. At syempre, sipag at syaga, mga bossing. Ngayon po, mga bossing, napansin ko po, kailangan sa buhay po natin, depende sa pangarap natin ang pagkayod. Kapag marami ang mga pangarap ninyo, terrific ang pagkayod. Pero kung panakto lang po ang pangarap, panakto lang din po ang pagkayod. Depende nga po yan, mga bossing. Ngayon po, mga bossing, kung ikaw po ay isa sa mga nagnanais na manalo, lagi po tatandaan, kung ukol ay bubukol. Kung hindi para sa inyo yan, hindi para sa inyo. Huwag niyong pipilitin, mga bossing. Huwag niyong pupwersahin, mga bossing. Basta kailangan kalmado ka lamang. Kapag trip niyo lamang, saka kayo tumaya. Yung matipo na parang iniaadya ka na tumaya ka, mga bossing. Ayan, tumaya na po kayo dahil maaaring dyan kayo isuswertihin. Pero positive lamang po, mga bossing, kapag po kayo itataya, alisin ang mga negatibo na nasa isipan. Alisin yung mga haka-haka, alisin din po yung mga nasa isipan nyo na baka kayo ay matalo. Alisin nyo po yun, ha? Kasi hindi po kayo makakapanalo kapag ganun ang sitwasyon. Tapos, iwaksin nyo sa isipan nyo na kayo'y tumaya. Basta importante, may trabaho po kayo. Mapapansin niyo po, mga bossing ko, na iniaadya ka lagi kung saan ikaw suswertihin. Kung hindi ka makatama, ikaw naman ay maaaring ma-promote or madagdagan pa ang kita dahil makakaisip ka pa ng mga iba't ibang mga pamamaraan para kayo ay suswertihin sa pera. Kaya kung kayo pinaniwala at naisip po itong gawin, mga bossing, siya, mga bossing, good luck po sa inyo po lahat.